Christmas. 'Tis the season painted with wide smiles and wrapping of gifts and carols filling the air. But for some, this time of the year is more than just a happy holiday, but a reminder that there is hope. Is Josue Flores, more known to his family and close friends as Oweng. He has always been content with his simple life in Tondo, Manila, earning a living by making and selling smoked fish. A father of three young boys and a loving husband to his wife Rumila, Oweng considers his family life simple yet happy, until one tragic event changed his life forever. Nautusan po ako ng amo ko na ipanik yung tubo sa third floor. Yung pag ano ko po, pag angat ko po ng tubo, nasabit sa live wire. Yun dun po, na kuryente ko, as na ospital. Dun po ako naputulan ng kamay. Pinagpasya nila na putulin na lang yung kamay ko, na wala na raw, hindi na raw gagana. At that very moment, Oweng was faced with bitter realities that would come after the unfortunate event. The challenging road ahead that he had to survive for his family, this time without his two hands. Unang-una natakot dahil naisip ko kagad mga pamilya ko, mga anak ko. Baka hindi na makapagtrabaho. Naisip ko paano na kami mga kaming mag-anak. Paano ko bubuhayin yung mga anak ko. Nung nangyari sa kanya yun, ang sigaw niya, mga anak ko. Kaya pilit niya lang kamay niya sa buhay niya. Kasi mga anak niya, binubuhay niya rin. But Oweng believing that there is life after his loss was greatly motivated by his love for his wife and children. He refused to be a burden and continued to be his family's provider, despite the physical and emotional pain brought by his personal ordeal. Nung una, nagtinda-tinda po ako ng ano, ng nilagang saging. Yung asawa ko po nagluluto sa madaling araw. Dating ng umaga at naititinda ko naman po, nakakaubos, kahit pa paano, 150 isang araw. Tapos nasubukan ko pong, yun po, doon ko po sinubukan yung mag-sidecar. Sabi ko sa sarili ko, titignan ko kung kaya ko. Noong una medyo takot pa dahil may benda pa yung kamay ko nung ano ko noon eh. Yun, nagawan ko naman po ng paraan. Wala naman po sa akin yung ano eh, yung salitang tamad eh. Talagang nasa ano ko na yung pagkamasipag ba. Paying 50 pesos for the boundary fee of his neighbor's sidecar, Oweng would spend all day plying the streets of Tondo and Divisoria for a meager earning of 150 to 200 pesos, just enough sustenance for his family's daily meals, the monthly bills to pay, and his children's allowance. Meanwhile, his wife was a full-time homemaker also helped in their expenses by engaging in buy and sell of trinkets and other products. But the challenges in Oweng's life seem to attack him one after the other. His faith is even more tested when he learned that his partner in life was diagnosed with tuberculosis or TB and was medically advised to stop doing strenuous activities and undergo continuous medication. Even two of his children were diagnosed with a mild case of TB as well. Upon learning the news, Oweng felt a heavier burden on his already tired shoulders. Despite his positive outlook in life, that time he admitted that he did not know what to do. Lalo po nadagdagan yung gastos namin dahil doon. Lalong nadagdagan yung iniisip ko sa kuryente, sa tubig, pagkain ng asawa ko, ng pamilya ko. Lani, nahihira ka na po. Hindi na po alam gagawin ko. But the tougher the road and the steeper the trek, the more Oweng continued to push and press on, believing that he can overcome every trial that goes his way. With every struggling push of Oweng's limb on his sidecar's pedal, it's a dream to see his family provided with their basic needs. This Christmas, he doesn't have a wish for himself, but more of a dream for his wife and kids to experience a taste of the good life.
Owing said that he still has dreams to see his kids finish their studies and for his partner in life to be completely healed of her disease. Ako lang naman po makapag-aral at makapagtapos. Kasi hindi man ako nakapagtapos eh. Third year high school, mintun ako. Gusto ko po maling yung asawa ko. Kasi balada. Pag nawala asawa ko, paano na ako? Mga anak ko. Wala na po ako. Alam ko, papaligo sa akin, papakain. Magluluto. Gusto ko po kahit na paano pa. O, umayang pamilya ko. Hindi ko na nagagawa yung may pasyal sila eh. Wala nang oras. Puro talaga hanap buhay na lang. Hanap ng pera para makakain. Owing's wife Romila meanwhile continues to pray for his husband to be strong for their family and assured him that she will be by his side whatever comes their way. Maging malakas lang siya para sa amin. Kakayanin naman namin dalawa yun, pamilya, kahit mahirap. Lagi lang ako nagdarasal sa kanya na hindi kami bababayaan. A brand new hope. This is Owing's simple wish this Christmas, just as how the North Star guided the journeying wise men to the Messiah on the first Christmas morn. Owing believes that as long as God is giving him enough reasons to live, hope still shines bright in his darkest night like a guiding star. Pero po, may pag-asa pa ako. For GNN Christmas Special Report, Eunice Narido.